Hey guys, welcome back to my channel. Today's video is another scent talk, and I feel like this is another Budol worthy video because for today, I will be sharing with you my love at first sniff fragrance mist. So these are the fragrance mists from Bath & Body Works and Victoria's Secret that I got first in the can, and I immediately decided to get them in either full size or travel size or in different forms. And now we will start with my Bath & Body Works love at first sniff fragrances. So first on the list is this Bonfire Bash. Actually, I didn't get this in travel size or in full size immediately, but hindi siya nawala sa isip ko. This is very reminiscent to me because I tried this on my very first Scentalk video. Kung isa lang yung pambili ko ng full size, ito lang yung bibilin ko, Bonfire Bash. January din yata yung video na yun. So first time ko siya maamoy, and I really fell in love with this scent because this has a resemblance to my favorite Bare Vanilla scent. This Bonfire Bash, a sweet, subtle, smoky blend of vanilla bourbon, creamy sandalwood, and cashmere musk. Everything that I want in a fragrance mist. Like, I want the warmth of sandalwood, of cashmere, I love vanilla. Yung iba sabi nila di daw nila maamoy or makuha masyado si toasted marshmallow, pero for me okay naman siya, nakukuha ko naman siya. This smells like parang yung marshmallow na tinatoast sa parang campfire. May ganun siyang vibe. This is very comforting, very warm. So if mahilig kayo very perfumey vanilla scent, so this one I can suggest. Actually hindi ko siya kinuha in full size kasi wala lang, feeling ko okay na ako sa kanya sa travel size, pero definitely super love ko to. Ito yung kanyang travel size. Kadarating lang nito actually, pero medyo matagal ko na siya na pre-order, like 2021 pa. So, ito yung packaging niya is yung parang medyo grayish yung kulay. Yung may mga flowers, ganyan. Pero, inamoy ko naman sila, same-same naman sila. Pero, may isa pa tong packaging, hindi ko pa yun naamoy. So, hindi ko alam, hindi ko masabi sa inyo kung may pagkakaiba bang scent yung isang uri ng packaging na yun. Pero, ito, itong Bonfire Bash na eto, yung kulay gray at saka ito, okay naman, magkapares naman. Identical naman yung amoy nila. So yeah, isa to sa mga Budol worthy finds ko. So ayun, Bonfire Bash will always be a love of mine. So another Bath & Body Works na meron ako dito is this Fairy Tale. Nagawan ko na siya ng specific na review para lang sa kanya. Like, kinumpare ko siya sa YSL Libre kasi marami nagsasabi na dupe daw sila ng isa't isa. YSL Libre is a perfume na high-end siya, mahal siya. So, kaamoy siya, and yes, may pareha silang vibe. Like, meron siyang, alam yung medyo floral, orangey, and vanilla-y na scent. So, etong Fairy Tale, super nagustuhan ko siya. This is actually hard to explain kung ano yung scent niya. This has parang zesty vibe of orange. Parang medyo ganun ako nakukuha sa kanya. Pero yung dry down nito is a vanilla-y floral scent. Medyo woody, medyo mysterious din. So kung mahilig kayo sa mga, like, perfume talaga yung level nito. Kung makibody mist kayo, like yung mga fresh lang, maybe di na to magugustuhan because this one is kind of a complex scent. Pero ako, super nagustuhan ko siya. And kasabay nung Bonfire Bash, kinuha ko din siya in travel size. Super cute niya. Actually, di ko siya kinuha in full size, though super bango and super nagustuhan ko siya because very perfumey siya, and feeling ko di ko siya ganun, kumbaga palaging isusuot. Di ko siya everyday kailangan. Like, gagamitin ko lang po on special days or special occasion. I want to feel strong, powerful, mga ganung vibe. So, ayan. Itong Fairy Tale, super bango niya. Bagay sa kanyang name niya, this is very magical, alam niyo yun. Love siya actually nga-explain, kahit yung mga kakilala ko, sabi nila di nila ma-explain kung ano yung scent na to. Pero ayun, kung mahilig kayo sa mga perfumey scent, yung medyo high-end, yung ganun. Ayan, magugustuhan niyo tong si Fairy Tale. So ayun yung may mga travel size ako, and eto, medyo malalang budol na yung mga susunod. This one is the Strawberry Pound Cake by Bath & Body Works. Alam ko, alam niyo na to, and palagi ko na siya napapakita, gasgas na siya, pero gusto ko pa rin isabihin sa inyo na this one is isa sa pinaka budol worthy finds na meron ako sa aking collection. I got this in full size. Actually, yung unang full size na nabili ko sa kanya, naubos ko na. Yes, ganun ko siya ka-love sa dami ng body mist na meron ako sa collection ko. Naubos ko siya. So, meron akong panibago, which is kinuha ko siya sa
the buong collection. And look at this, naghihingalo na siya. Actually, tinigil ko muna yung paggamit ko sa kanya. Ibang body wash yung ginagamit ko because maubos na siya. And ayaw ko siya maubos. So, this is the shower gel of the Strawberry Pound Cake. This is the lotion. Ayan, lotion version. Ito yung mas bagong formula na 24-hour moisture siya. Ayan, kasi yung luma is 16-hour moisture na kalagay. So, ayan, magka-partner sila. And also, this fragrance, miss na, kapapakita ko lang sa previous video na ginawa ko. So, this Strawberry Pound Cake, it has fresh strawberry, golden shortcake, whipped cream. So, ayan, super love ko to because this one is very cakey, very, alam nyo yun, lifted siya na strawberry, pero super, like, accurate strawberry pound cake. Strawberry cake yung maamoy mo sa kanya. So, kung mahilig kayo sa mga warm, very gourmand scent, this one, ito yung masasuggest ko sa inyo. This is my top one. Ulit-ulit kong sasabihin, this is my top one, Bath & Body Works. Ayan, super ganda ng pagkakuha ko sa kanya kasi hindi ko na talaga siya tinigilan. So, sobrang ganda ng amoy niya. So, that is Strawberry Pound Cake. Another medyo malalang budol from Bath & Body Works is this Darkest. Actually, itong Darkest na to, kasabahan siya ni Bonfire Bash. I get this on my first ever scent talk video on my channel. Yung parang unboxing video of my Bath & Body Works na purchases. So, this has a seductive blend of black raspberry, burgundy rose, and dark vanilla bean. So, this I got because this is hype. Si Heart Evangelista, super love yun daw yung scent na to. And ako, bilang sino ba naman ako para hindi ma-curious. So, ayan, na-curious ako and tinry ko siya on decant. Yung, like, yung first whiff ko talaga sa kanya, di ko siya agad nagustuhan because I find it weird, I find it too mature for my preference. Pero, nung araw din na yun, like, na-realize ko na this is expensive. This smells like yung mga high-end tindahan, yung like out of my league. Di ko kayang bilhin yung mga laman. So, yung mga ganong uri ng yung mga high-end boutique, ganun. So, ayan. Ganun yung amoy niya. This is very warm. It also has sweetness coming from the plum. Pero, yung vanilla, nagpapapanalo sa kanya. Super bet ko yung scent na to. This smells expensive, like strong independent woman. If you want to feel powerful, you are wearing a coat. O kaya naka-dress ka, mga ganung uri ng damitan, like panlaban na scent. Ayan, this Darkest, ito yung masasuggest ko sa inyo. So, nung binili ko nga yung decant na yun, syempre, di ako magpapapigil kasi kailangan palagi ko siyang maamoy on myself. So, I got that in mist. And yung mist ko is super abused na siya, ayan. Ang pangit na ng bottle niya, ayan, natutuklap na siya kasi madalas ko to dating dalhin nung bago pa lang siya. Wala na sa kalahati. Kinuha ko siya sa lotion. Ito yung sinasabi ko sa inyo, yung all formula is 16 hours. 16 hours lang yung kanyang moisture na kiniklaim. I like this one na 24. I don't know why. Siguro nagbago nga sila ng formula. So, ayan, kinuha ko siya ang lotion and look at this. Wala na din sa kalahati. Super favorite yung lotion na to. Di siya malagkit. Smells like Darkest mist. Also, meron din ako nitong shower gel pero di ko na may papakita sa inyo kasi wala na yung lalagyan kasi naubos ko na siya and yun, I decided to dispose the bottle kasi wala na akong masyadong mapag-istoran and feeling ko kalat na siya. So, dine-clutter ko na yung bottle na yun pero ay parang napakita ko siya sa isa kong video, yung mga una-una ka pang video. So, ayan, kinuha ko siya dito. And this one, dahil amoy nga siyang mayaman, amoy siya expensive na tindahan, sabi ko, naisip ko na maganda siyang gawin na home fragrance. So, binili ko siya in 3-week candle. So, eto. And look at this. So, kawawa naman yung mga Darkest ko. Abuse na abuse sila. Ayan. Yung amoy nito is like exactly kaamoy talaga nung what do you call this? Yung mist. Ganun talaga yung amoy niya. Siyempre, candle siya. Meron siyang smoke. So, may konting whiff of smokiness kang makukuha sa kanya. Pero, nag-a-add lang siya nung, alam niyo, pagiging warm, pagiging mamahalin scent. Ayan. Itong Darkest, super favorite ko siya. And, yun, paubos na nga siya actually. Nilalight ko to on days na malamig. Nilalight ko to on days na I want to feel extra dito sa aking room. Since mag-isa lang naman ako sa room. So, wala namang naapektuhan kung ano man yung amoy ng kwarto ko. So, ayun. Mabango siya and nakaka-empower siya sa feeling like para kang nasa expensive date, para kang nasa yung hotel vibe, ganyan. So, eto, Darkest, super love ko siya. So, ayun. Kung di nyo pa natatry, and hindi naman kayo medyo sensitive, kasi yung iba nahihilo. Ito yung ears ko. Yung iba nahihilo dito sa scent na to, pero ako, kaya ko naman siya itolerate. Actually, ka-vibe niya si Into the Night, pero for me, medyo
alam niyo yun, medyo strong na si Into the Night for my preference. Pero ito, ito yung sakto para sa akin. Like, kasama siya sa mga top 10 ko ng Bath & Body Works. So, ayan, super love ko si Darkies. Must try. Now, proceed tayo sa mga Victoria's Secret. Dito muna tayo sa hindi malalang budol from Victoria's Secret. Ito una, si Rouge Elixir. This one is nitong around November or December lang siya inilabas ng Victoria's Secret. This belongs to the, oh my god, nakalimutan ko yung pangalan ng line, pero ito yung parang kind of perfumey yung lalagyan, pati yung mga pangalan nila, Rouge Elixir number 2. Yung may mga number, para talaga silang perfume, yung lalagyan nila very high-end looking, very expensive, minimalist lang. And etong si Rouge Elixir, meron siyang almond cream, and meron siyang fruity aspect actually. Di siya ganun ka-warm na straight, pero yun, yung unang whiff mo sa kanya is, ano, medyo fruity. I don't know kung, di ko na tandaan yung scent. I'm sorry, di ko na tandaan yung notes niya. Pero, ayun, sa una, actually, medyo may champagne toast siya na vibe. Pero, meron siyang warmth from the almond cream. Medyo gourmand siya on the dry down. Ayun yung nagustuhan ko sa kanya. Actually, nag-decide ako, wala pa dito, di ko mapapakita sa inyo, pero this is a love at first sniff kasi nag-decide ako na kunin siya sa pre-order. Wala pa yung in-orderan ko kasi is from manggagaling sa ibang bansa kasi wala namang Victoria's Secret na outlet dito sa atin. Manggagaling siya sa ibang bansa, so ayun, wala pa siya, di pa siya dumadating, pero meron akong order nito. Definitely a budol worthy. Kung makahanap pa kayo ng mga seller na nagpapa-pre-order o kaya na merong on-hand nito, try nyo, or even di kat, okay din siya. So, ayun, yung Rouge Elixir is a nice budol. Another one is this, eto. Bare Vanilla La Creme. Di ko rin siya agad binili in full size, pero isa siya sa mga scent na di ako makatulog hanggat di ko binibili in full size. Super nagustuhan ko siya. Bare Vanilla La Creme has Decadent Vanilla Orchid, Spanish Sugar, Creme de la Bare Vanilla. So, this is a Bare Vanilla scent. Meron din siyang habig sa Bare Vanilla Frosted. The only difference is meron ito parang minty and Spanish Sugar vibe. Like, meron siyang cotton candy. So, if you want Bare Vanilla and you are also a gourmand lover, I think you will like this because Bare Vanilla siya na nilagyan ng konting gourmand, medyo, alam yun, mas matamis na twist, mas matamis na vibe. So, this Bare Vanilla, super nagustuhan ko siya. Ginamit ko to dati and ginamit ko to once and kada lakad ko naamoy ko siya. So, ever since nung ginawa ko yon or ginamit ko to, di na siya nawawala sa isip ko, pero di ko agad siya binili in full size dahil bumili nga ako ng Bare Vanilla Frosted and naisip ko na okay na yun sa akin kasi magkahawigan nga sila ng amoy. Pero once nakakita ako ng isang seller na ayun, nag-o-offer nitong Bare Vanilla La Creme, yun, kinuha ko na siya in full size. Actually, kinuha ko to in full size with the Velvet Petals La Creme. Pwede ko rin isama dito yung Velvet Petals La Creme kasi mas nagustuhan ko pa yon kaysa dun sa classic version, pero nawawala, di ko alam kung nasa na yung bottle. Pero yung Bare Vanilla, Velvet Petals La Creme, isa pa siya sa mga budol worthy. So, ayan, eto super nagustuhan ko to. Ang tamis niya, like, sakto lang yung tamis niya. Di naman siya yung cloying and sticky sa feeling. This one, actually, very refreshing nga siya eh. Dahil dun sa kanyang, yung parang minty vibe niya. So, meron siyang parang cooling na feeling. Pero on the dry down, Bare Vanilla siya plus Spanish Sugar. Ayan, super like ko tong Bare Vanilla La Creme. And then, eto, medyo malala na to. Like, meron na lang tayo ditong tatlong scent in total. Eto ay mga Victoria's Secret na premium mist. So, eto yung medyo mas high-end or mas mahal. Di sila, like, super-super mahal. Pero, if we compare natin doon sa mga classic or yung mga OG, mga core line ng Victoria's Secret, mas mahal sila. Kaya, makikita nyo, is, puro travel size lang yung meron ako. Kasi yung full size, around 850 to 1,000 peso. Wala akong ganun karaming budget para bilhin sila. Pero dahil super love ko yung mga scent na to, makikita nyo na marami-rami yung meron ako. First is this Love. Na-review ko na siya dun sa Victoria's Secret premium line or premium fragrance mismo na nagawa kong video. So, etong Love, basahin ko lang yung kanyang notes kasi wala siya dito. Fresh Juniper Apricot Blush Boyfriend Tea. So, ayan, meron siyang vibe na medyo floral sa una.
very powdery yung scent na to. Actually, di siya yung mga scent that I usually go for. Pero, ayan, nagustuhan ko siya, etong Love. Kasi, arang ganda ng dry down niya, very powdery. So, on days that I want to feel clean, I want to feel girly, ganyang vibe. Anong binibigay niya tong vibe is, yung anong office girl na parang tahimik, maganda, pero mayaman, mabait. Alam niyo, yung parang wala kang kapintasan kapag gamit mo to si Love. Super love ko yung scent na to. And in fact, tada, guys, I know. Meron akong dalawang Love na travel size. Ayan, eto, inuwi ko to ng Christmas vacation, so medyo marami na siyang bawas. This one is unused. Actually, I'm debating kung ibibenta or ipapa. Pre-love ko siya. Actually, di siya pre-love. Pero, binili ko lang. I don't know bakit ko siya binili. Actually, from set to, isang set. Ayan, wala pa siyang bawas. Ayan. Ito lang yung ginagamit ko. Di ko pa to na-spray. Ayan. So, etong Love na to, I feel like I need a backup of this. Kasi, very light yung scent niya. Di siya totally light na hindi na nagpo-project. Pero, kesa sa ibang Victoria's Secret Mist, medyo ano yung projection niya, medyo mahina. Around 6 or 7 over 10 lang siya mag-project. Very intimate yung scent na to, pero definitely kapag dumikit siya sa skin mo, guys, nandun na yung winner na part. Nasa skin or nasa clot mo siya, sobrang bango niya. Like, nakaka-addict siyang amuyin. Legit yung note niya na boyfriend tea. Amoy yung parang meron perfumey vibe or yung parang perfume ng men. Parang may ganun siyang vibe. Medyo musky and powdery yung scent niya. So, ewan ko, super nagustuhan ko siya. And then, I feel like I need a backup kasi nga mahina siyang scent. So, as in, iniligo scent ko siya. So, now, eto, dalawang scent to pero magkapares lang sila or from the same line. This one is the Tease Classic and this one is the Tease Noir. I know, super daming beses yung nakita to sa video ko. Super nagustuhan ko yung Tease. Like, late ako sa trend. Di ko siya agad nabili. Di ko siya agad na-try. Pero, etong Tease na to, super nagustuhan ko. Nung tinry ko siya, ang bango niya. This has parang vanilla. It also has peach and tricycle. And lychee. Ayan, ganong sa rimaamin mo sa kanya. First whiff, very fruity, very girly, feminine siya. Pero once it dries down, super winner yung pagka-vanilla niya. Sweet vanilla siya. Merong konting yung pinch of asim coming from the fruitiness. Pero di yung maasim in a bad way. Super like ko siya. Ang ganda niya mag-clean sa body ko. Maganda siya mag-project. Nag-i-stay siya na matagal sa body ko. So actually, dalawa silang version. Si Tease is yung medyo fruitier version. Ayan. Again, dalawang travel size. And look at this. Super abused ko siya. Actually, inuwi ko din to ng Christmas vacation. Ayan. Super abused ko siya. Ito yung scent na pwede kong gamitin araw-araw. Di ako magsasawa. Pero syempre, marami ako miss. Kailangan ko silang explore lahat. Pero this one, super bango niya, guys. Like, ang ganda mong babae kapag suot mo to. Yung, alam mo yung very girly, feminine, yung parang ang bait-bait mo. Alam mo yung ganung uri. May mga scent kasi na may personality. Ito yung scent na merong katauhan, ganyan. Pag gamit mo to, like, it gives you a different kind of confidence. Parang super, super favorite ko to. Ito, nagamit ko na rin siya. Actually, diba? Puro nagamit ko na sila. Nagamit ko na rin to kasi wala lang. Di ko pa siya nagamit as literal body mist. Pero naamoy ko na siya kasi I'm trying to get kung meron silang pinagkaiba, pero feeling ko wala naman silang pinagkaiba. So, ayan. Actually, dalawa din to. Dalawa din yan, pero iginift ko siya kay mama nung Christmas kasi parehas kami ng preference and dahil nagustuhan niya yung strawberry pound cake and super love ko din to, I feel like magugustuhan din niya to. And just nagustuhan naman niya. So, dalawang ganito yung meron ako and then this one, pero yun nga, binigay ko na sa kanya. So, eto na lang yung meron ako and I think I need more kasi eto nga yung scent na di ko talaga pagsasawaan. Promise, palagi niya makita sa video ko and kahit magsawa kayo, sorry, pero ako, di ako magsasawa sa kanya. Kasama niya sa line na Tease is this. Tease Noir, ayan. Surprise, nakuha ko na siya. And this, actually, ito parang wala ako halos makita na seller na nagbebenta ng full size nito. Kasi, I feel like this is almost rare. Konti na lang yung meron nito. So, this Tease Noir, actually, may parehas lang sila na, parehas lang sila na notes. Almost similar yung notes nila. Yun nga lang, eto, sabi ko, mas girly siya. And mas young yung vibe niya, mas fruity siya. And this one, heavier on the vanilla. This has
parang sultry and sexy scent, sexy vibe. This is more of a parang nighttime scent. So, kung gusto nyo na pang daytime nyo si this, ito yung pang nighttime nyo. Actually, amoy siyang parang mga college parties, expensive parties na pinupuntahan natin. Ayan, ganun siya. Amoy siyang yung college girl na malaki allowance and puma-party palagi. Ayan, ito yung amoy na feel ko gagamitin niya. May nakalagay dito, sexy little things. So alam na natin na this one is supposed to be a sexy scent. And yes, na-achieve naman niya. And actually, favorite scent to ng isang K-pop idol. Nabanggit ko na yon kung sino and nakalimutan ko na kasi di ako masyado maka-K-pop pero yeah, favorite to ng K-pop idol. And guys, this is the biggest budol sa aking collection. Like, eto yung, ang tagal ko siyang pinag-isipan, like months ko siyang di makatulog bago ko siya bilhin. And I feel like I deserve it. Medyo. Kasi masipag naman ako mag-content, palagi naman ako nag-video and di naman ako bumibili masyado ng mga expensive perfume. Like, eto mga to, usually good deal ko sila nakukuha, mura, and then yung mga decants, padala lang sa akin ng mga, alam nyo, yung mga seller. So, eto, feeling ko, deserve ko naman siya kasi I consider this as my Christmas 2021 gift for myself. Though, January ko siya nabili, pero eto yung unang budol of the year ko. Like, eto yung una kong binili. Na tabi niyo yung damit ko. Ayan, una kong binili nitong pagpasok ko ng taon. And this one is the Udi Parfum version of the Tease. Ayan, super love ko siya. Like guys, nakabox siya. Kasi hindi ko siya ginagamit. I feel like walang sapat na panahon. Or I mean, walang sapat. I feel like walang sapat na, alam niyo, okasyon para gamitin ko siya. Kasi very expensive yung vibe niya. Tingnan nyo naman. Look at this. Ayan. Fibra siya pink. Yung kanyang box lalagyan. And then, look at the bottle. Super cute. Ayan. Ito yung bottle niya. And then, ito yung pang spray. O, diba? Di ko pa talaga siya nilalagay, guys. Kasi, pin ko pang special occasion siya. Ayan. Lagay mo to. And then, ito yung pang spray. Actually, nung una, sabi ko, ano, paano ko siya spray? Akala ko dito. Ayan. Meron akong very ignorant moment. Pero dito pala siya. Ayan. Dito siya in-spray. And, wala lang, nakatago lang siya. Actually, di siya nakatago. Naka-display lang siya dyan sa aking mga lalagyan. Kasi, feeling ko nga, wala pang sapat na occasion para gamitin ko siya. Pero, kapag aalis ako, feeling ko ganun. Or may mga event, kahit wala namang nangyayaring event dahil sa COVID. Pero, ayun, feeling ko deserve ko naman siya. And that is the greatest, biggest budol so far sa aking collection. Kasi medyo expensive siya. Since this one is Udi Parfum. So, this has higher fragrance oil concentration. Mas nagtatagal siya, mas maganda yung projection niya on the body. Dahil binili ko siya in perfume, I feel like may hint na kayo. And alam nyo na super worth it itong itry, itong Tease Noir. So, pipili lang ako ng isa sa mga ito na gusto kong ipatry sa inyo. I feel like Tease Noir siya. Kasi kung kagaya ko yung preference nyo, yung mga recommendation ko is madalas nagugustuhan nyo. I feel like magugustuhan nyo si Tease Noir. Very juicy, very sultry, sexy, vanilla-y siya. So, ayun, feeling ko mababetan nyo siya. And kung nagustuhan nyo na siya, let me know sa comment section below kung kayo ay isa sa mga team vanilla and love nyo din yung mga set na ipinakita ko. Let me know also sa comment section kung ano yung best budol nyo, kung ano yung nung inamoy nyo ng first time is hindi nyo nawala sa isip nyo. Like, love at first sight, kung sa crush, parang yung nakarushan nyo siya, tapos di na kayo nakaget over sa kanya. Merong mga ganong scent eh, like, di ka sa kanya makakaget over, agad di mo siya binibili in full size, agad di mo siya nakukuha. So ako, eto yung mga scent na para sa akin is budol worthy. So kayo, share nyo sa akin kung ano yung mga scent, para alam nyo yun, matry ko din kung talaga bang budol worthy sila. So ayun lang for this video, I hope nakatulong sa inyo makabudol, I hope nag-enjoy kayo sa video natin na to. So if you did, don't forget to give this video a thumbs up. Please consider subscribing to my channel. Always keep safe. Bye!